Da, mo ni iro sa kong mama. Buntag ko sayo, sige mag ano, dagan-dagan sa basakan. Ito, pinaliguan. Kasi may basakan kasi dito eh. Doon palagi siya naglalaro. Ya, kawawa si Bruno. Sus, kaluoy siya na akong. Agay! Diligo! Sige! Takbo pa sa ano, sa basakan. Ito yung ginawa kong ano, Black Soldier Fly cage. Ito, malapit na matapos. Dito ako magkukulture ng Black Soldier Fly kasi ano, ipapakain ko sa aking hito. So kailangan ako din mag-produce ng aking feed sa aking hito para mabinta mo siya ng mura. So ang gasto ko nito siguro sa kahoy pa lang gumagasto na ako ng mga 3,000 plus. Tapos itong hollow block, mga dalawang patong to. So itong hollow block na to, paikot, ano yan, 50 pieces. So nagkakalagang 500 yan. Kasi tag 11 pesos yung hollow block sa amin dito. So isang 500 pa, isang patong pa. Dalawang patong ngayon paikot. Kumbaga ito yung ano ko. Ito yung dito yung love cage ko dito. Kailangan na paikot niya, naka mosquitero yan. Screen it. Lagyan ko. Tapos ito yung dito yung mga basura. Diyan isisiminto ko rin yan para yung mga malaki na bagong pisa na itlog ng Black Soldier Fly, dito ko sila palalakihin. Tapos kunti lang, hindi masyado malaki, pero okay na to siya pang backyard. Meron ka ng pang suporta ng pigs para sa ano, hindi pa to commercial setup. Sa akin lang, meron akong pagkain sa aking manok, sa aking hito. So yun ang pinaka-importante, meron kang sariling feeds sa inyong mga alagang livestock. Ito yung natapos namin kahapon. Ito, hindi ko lang nakuna ng video eh. Alam na tayo. Ayan dito, half. Ito yung polythene. Ito yung pang bubong talaga na silupin. So napakakapal nito. So sinadya ko talaga to na ano, transparent yung bubong nito. Kasi yung Black Soldier Fly talaga, yung bubong niya kailangan talaga ano, mayroong init. Mayroong nasisikatan sila ng araw. Kasi pag ginawa mo yun, yung ano, yung sa itlog, marami silang ig. Unlike sa katulad nito, madilim. Yung production ng ig nila maliit lang, kaya sinadya talaga yan. Lahat ng Black Soldier Fly cage, yung breeding nila, yung tinatawag na love cage, kailangan talaga na merong transparent na ano, bubong. So yun po ang ginamit ko. So ngayon ito na, ititrim ko to. Ito, ititrim ko to. Malapit na tumatapos. Ayan, pag ganun doon, ititrim ko doon, lagyan ko ng ano dito. Paipitan ko ng kawayan papunta doon para maganda tingnan. Katulad nito. Ito. I-stipler ko muna siya. Tapos mamaya, paipitan ko ng kawayan papunta doon, paipitan ko ng kawayan. So, yun po ang diskarte dito. So, tara, trabaho na tayo. Follow up ko kayo sa aking ano, sa aking Black Soldier Fly love cage. So ngayon malapit na matapos ito. So ipapakita ko po sa inyo kung ano yung loob, kung ano yung ginawa ko sa loob. So tara. Ito na po siya ngayon. Ito na po.
ingay naman ng eroplano, grabe. Ayan, kasi every morning mayroon nag-i-spray dito ng ano, saging yung sa tali ko. So ito yung lab cage ko. So dito ko ilalagay yung net, yung mosquito net, para hindi makalabas yung ating black soldier fly. So dito yung ano, yung bin kung saan dito ilalagay yung mga basura. Pagkatapos mabubulok yung basura at mag-harvest ka na ng ano, black soldier fly. So ganyan. So tapos na po kalahating ano, ito lang po ang ginawa ko. Yung pang ano, yung makapal na silupin na pang kanopi talaga to design. Ito ginawa akong transparent yan kasi kailangan ng black soldier fly yung ano, yung araw, yung ilaw. Kailangan niya ng araw talaga. Yun ang ano, ang gusto ng black soldier fly, para mag-meeting sila. So ganun ito. Ito naman ginawa ko siyang black kasi ito yung kung saan dito ako magpapalaki ng black soldier fly. Doon ko ipapakain sa aking ano, hito at sa mga livestock, sa mga manok. So ito na po yung update ko. So medyo malaki-laki din to. So mamaya pupunta ako doon sa ano, sa tiluring, kasi ipapatahi ko yung dalawang mosquito net na binili ko kahapon. So ikot ko kayo sa ano, paikot nito. Ito, sinadya ko to, nilagyan ko ng bato sa gilid kasi nilagyan ko ng grease oil yan para hindi makapasok yung mga ano, mga langgam. So dito mamaya, hindi pa tapos, doon pa lang sa harap ang nauna natapos. Ayan, yan ang paikot ng aking black soldier fly lab cage. Hanggang doon paikot yun doon. Itong tanim na to, yung itong tanim na to, anak, nakapaikot ito sa ano, dito sa lupa. Nakapaikot to lahat. Ito yung pagkain ng manok, livestock. Lahat ng livestock ito kinakain to. So, yan na po ang update ngayon. So, may hapon ito, hindi pa nga natapos to, yung. Konti na lang, na short kasi ako ng ano, ng plastic. So yun na lang ang tatapusin natin, at saka doon sa loob. So sa sunod na update, ipapakita ko po sa inyo kung paano maglagay ng net, yung mosquito net sa loob.